Ngayon pong araw ang pinakamalaki ang itinalon ng bilang ng mga positibo sa COVID-19 na nadagdagan ng 82 mga bagong kaso. Sabi ng DOH, hindi na ito nakagugulat dahil mas marami na raw kasi ang naisasagawang test. Pero may ilang pasyenteng namatay nang hindi man lang nalaman kung ano ang resulta ng kanilang tests. Nakatutok si Lay Alves. Nasa 462 na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. 33 na ang namatay, 18 ang gumaling. Pero hindi pa raw ito ang aktual na bilang ng mga may COVID-19 dahil marami pa ang hindi natetest. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, tinatayang higit pang mas marami ang mga aktual na kaso. Habang dumadami yung ating testing capacity, malalaman natin ang mas tunay na trend ng transmission sa Pilipinas. Okay. Malaki ang maitutulong nito para maitatag natin yung trend na talagang ilan ang COVID infection. Ang dapat kaso natin, siguro baka mga 600, gano'n. Mm-hmm. 600, so namimiss natin kalahati. Paglilinaw ng DOH, ang pagtaas sa bilang ay posibleng dahil mas marami na ang natetest ngayon kumpara sa mga nakalipas na araw. Huwag po kayong magugulat that in the coming days, pataas po tayo ng pataas dahil po sa artificial rise. Pero wag naman po kayong magiging complacent. Wag naman pong wala na tayong ginagawa para i-prevent natin na mahawa tayo dahil sa sinasabi nga natin, artificial. Hindi po porque sinabi nating artificial rise ay hindi talaga umaakyat ang kaso. Umaakyat na po siya, kaya lang yung timing po niya dito po nagkakasabay-sabay dahil nga po ngayon lang po naging stable. At pumupunta pa lang tayo na maging stable ang ating laboratory testing capacity. Sa bagal nga ng pag-usad ng testing, may ilang persons under investigation na namatay na hindi nalalaman kung positibo ba sila sa sakit. Tulad ng 57-year-old na pasyente sa Zamboanga City na 2 araw pa lang sa ospital ay namatay sa acute respiratory disease. May travel history siya sa United Kingdom at ibang lugar sa Pilipinas. Pero di pa makumpirma kung positibo siya sa COVID-19 dahil hinihintay pa ang resulta ng kanyang test mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.